Naiisa sa pangalan iyan ang nakilala ng isang babae sa ating kasaysayan na nagpapakita ng katangi-tanging katapangan laban sa mapanupil nating mga mananakop. Kilalanin siyang maigi sa tulong ni Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Showtime! Sa Lunes, October 15 po, birthday po ng kapatid kong si Michelle Charlene Chua, na mas kilala sa tawag na Chow Chua, isa sa bokalista ng Kapampangan band na Mernuts. Dahil mas astig siya sa akin, sa tuwing may umaaway sa akin nung prep ako, siya pa na mas nakababata ang nagtatanggol sa akin. Nabanggit ko ito sapagkat naalala ko sa kanya ang bayaning kikilalanin natin ngayong araw na ito. Bukas po, ang 144th year anniversary ng kapanganakan ni Teresa Magbanua noong October 13, 1868. Siya ang astig na tanging pinunong babae sa ating revolusyon laban sa mga Espanyol at mga Amerikano na nakilala sa tawag na Naiisa. Isinilang siya sa Pototan, Iloilo. Napansin na, na noong bata pa lamang siya, na mas nakikipaglaro siya sa mga kapatid at kapitbahay na lalaki. Pinagtatanggol niya mga kapatid niyang lalaki sa mga umaaway sa kanila. Mahilig sa paglalangoy, umakyat sa mga puno, at mahilig sumakay sa kalabaw at kabayo. Girl power ang lola! Para masaway ang gawin niyang ito, nakakaiba nung panahon niya, pinag-aral siya ng 7 taon sa Kolehiyo de San Jose sa Haro, Iloilo. At di panasihan doon ng mga magulang niya, ipinasok pa siya sa Kolehiyo de Santa Rosa at Kolehiyo de Santa Catalina sa Maynila. Nagtapos sa kursong edukasyon sa Kolehiyo de Santa Cecilia noong 1894. Naging guro pagbalik ng Iloilo at nakilala bilang strikta. Matapos ang 4 na taon, napangasawa niya si Alejandro Balderas at ang lola ay tumigil sa pagtuturo upang maging may bahay at babaeng bukid kung saan mas nagawa pa niya ang hilig sa pamamaril at pangangabayo. Kahit ayaw ng asawa, sinamahan niya ang mga kapatid na lalaki sa revolusyon, sa kanyang husay at pagpupumilit sa kabila ng pag-aagam-agam ni General Perfecto Poblador, nagpa-appoint na commander ng Hilagang Iloilo. At sa unang laban pa lamang, nagpakitang gilas na si Naiisa sa mga labanan sa Pilar Capiz at Sapong Hills at nanalo laban sa mga Espanyol. Nang dumating ang mga Amerikano, patuloy siyang namunok ng grupong gerilya at mas matagal na lumaban kaysa iba pang mga general. Nang dumating ang mga Hapones, binenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa Iloilo at pinantulong sa pakikidigmang gerilya. Namatay siya noong Agosto 1947 sa edad na 78. Para sa kanyang mga nagawa para sa bayan, binansagan siyang Joan of Arc of the Visayas. Palagay ko, may pagka-colonial mentality ito. Para siguro mas Pilipinong pananaw natin, tawagin na lang natin si Joan of Arc na Teresa Magbanua of France. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Chua.